You were a caregiver at 16. Ah, opo. Tell me your story. Summer vacation po namin, 1 month po yun. Ayoko pong tumambay lang sa bahay. So tinulungan ko po yung mama ko magtrabaho sa caregiver. Yun po, yung nasahod ko po dun, binibigay ko po sa kapatid ko. Pantulong na rin po sa pag-aaral nila. Para lang sa mga hindi nakakaalam, you were born in? Japan po. Ilang taon ka sa Japan? Hanggang 4 years old po. And then? Po, then 4 years old po hanggang doon din. Dito, lumipat po kami dito sa Pilipinas hanggang 13 po. Kasama ang mama? Mama ko po, opo. Okay, and then at 13? Lumipat po kami ulit doon. Uli ng Japan? Opo. Hindi ka nahirapan? Nahirapan po. Nung 13 po, as parang wala po talaga kong alam na Japanese. Hindi po ako makapagsalita, hindi po ako makapagbasa, makapagsulat, ganun po. So sa school po, parang hirap na hirap din po ako sa pakikitungo po sa kanila. Lagi lang po ako napag-iisa kasi hindi po talaga ako marunong mag-Japanese na. But eventually, nagkaroon ka ng mga kaibigan? Opo, nung nag-senior high school na po. At hindi ka naman na-bully? Hindi naman po. Saan ka nag-excel? Saan ka nahilig nung high school? Basketball po. Ay, pareho tayo. Ay! You were in the varsity sa high school? Opo, sa school po namin. Pero hindi mo na pinursu? Hindi na po, nung nag-senior high school po. Okay, after high school, anong nangyari? Gumaling na po ako sa Japanese. Mas nakahanap na po ako ng tunay na kaibigan. Mas na-enjoy ko na po yung life ko sa Japan. Saan sa Japan? Mieken po. Alam niyo po yung Osaka? Yes. 3 hours po mula doon. From Osaka. Kaori, it's very difficult to bring this up, but kailangan pag-usapan natin. Opo. Gaano kahirap, gaano kasakit, yung at one point in your life, hindi ka tinatanggap ng sarili mong ama. Ang dinig ko pa nga sa kwento ay humingi pa ng DNA para makasigurado lamang. How painful was that? At kumusta na kayo ngayon ng tatay mo? Pangalawa, kung ikay pipili, isa lamang. Is that Seth or Riz? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Tonight with